Oh, babe. Tsaka masakit kasi yung ulo ko kaya baka pwede ikuha mo muna ako ng tubig. Ano ulit sabi mo? Ikukuha kita ng tubig? Hoy, bobo. Masakit lang yung ulo mo, pero buo pa yung kamay mo. Ba't hindi ikaw ang kumuha ng tubig mo? Sige, sige. Ako na lang. Talaga ikaw na lang? Bobo ka pali. Tsaka na kita kukuhaan ng tubig, pagpilay ka na! Oo nga! Ano oras na? Gabi na! Ba't ngayon ka lang? Pinauti ako ni boss. Wala pa kasi yung karelyebo ko. Balak pa nga akong extend eh. Pero di ako pumayag. Sumasakit kasi ang ulo ko eh. Eh di sana di ka muna muwi! Sayang pa yung babayad sa'yo sa OT. Diyos ko, tangan mo naman! Tsaka teka, anong sinasabi mo masakit ang ulo mo? Oh babe, tsaka masakit kasi yung ulo ko kaya baka pwede ikuha mo muna ako ng tubig. Ano ulit sabi mo? Ikukuha kita ng tubig? Hoy bobo, masakit lang yung ulo mo, pero buo pa yung kamay mo. Ba't hindi ikaw ang kumuha ng tubig mo? Sige, sige. Ako na lang. Talaga ikaw na lang? Bobo ka pali! Tsaka na kita kukuhaan ng tubig, pagpilay ka na! Teka, asan sahod mo? Ah, ito. Babe. Sa libo? Punyeta! Sa makeup ko pa lang, hindi na to kakasya! Paano pa yung sa tubig? Yung sa kuryente! Yung bayad sa upa! Yan lang kasi yung binigay ni boss eh. Baka next week na daw yung iba. Bumalik ka doon sa boss mo! At huwag na huwag kang uuwi hanggat hindi kompleto yung sahod mo! Bobo! Kaya ka nagugoyo ng ama mo dahil mahina yung kokote mo! Mag-OT ka at huwag ka lalampalampa! Gusto ko na kasi sana magpahinga. Masama kasi talaga yung pakiramdam ko. Huwag na magpahinga kang punyeta ka! Yan ay kung kaya ng konsensya mo, yung katamaran mo. Aalis na ako! Saan ka pupunta? Tanga ka? Pupunta ako kay Angel, sa kaibigan ko. Alam, magstay ako rito. Nabobored ako. Diyan ka na! Tartamad ka naman eh. Masama pakiramdam mo. Hey, pre. Ba't nandito ka? Kanina ka pa out ah. Pinabalik ako ng asawa ko eh. Ha? Ibig mo sabihin? Pinabalik ka ng asawa mo? Oo eh. Hindi mo masama pakiramdam mo? Oo. Kaso, nagagalit asawa ko eh. Bumalik daw ako at huwag daw akong uuwi hanggat hindi kumpleto yung sahod ko. Ba? Kakaiba pala yung asawa mo. Lucy ba pangalan niyan? Hindi. Bakit? Eh parang si Lucy pa rin yung ugali eh. Sipin mo, alam niya na kaya ka umuwi kasi gusto mo magpahinga. Tapos pinabalikan niya? Eh di walang yanga. Yan mo na. Eh pare, may tatanong sana ako eh. Ano? Eh, baka pwedeng humira muna ako sa'yo. Para kunwari, kompleto yung sahod ko. Para makauwi na ako. Eh nako. Yan na nga. Oh, tempera. Uy, salamat. The best ka talaga. Uy, sa sahod ah. Kailangan ko rin ng pera. Oh, promise. Babalik ko sa sahod. Maraming salamat talaga. Oo na. Sige na. Uwi ka na. Pahinga ka. Tapos magpalit ka ng asawa. Loko-loko. Basta, salamat dito ah. Sige na. Oh sis, eh bakit parang late ka na ata dumating? Eh Diyos ko, paano ba ako hindi malilate? Yung asawa ko dumating ng bahay, masakit daw ulo. Nahihilo, puro kartihan, naiirita ako. Ikaw naman, eh baka naman talaga nahihirapan yung asawa mo sa trabaho. Diyos ko, puro kartihan, nagdadahilan lang yun. At ito pa malala ah,
binigay sa akin 1,000? Hindi daw binigay ng boss niya ng kumpleto yung sahod niya. Kundi ba naman nagkukuripot, di ba? Ano ka ba? Imari mo naman totoo. Diyos ko, sa panahon ngayon, marami na kayang ganyang boss. Mga magugulang, binabawasan yung mga pinapasahod sa mga tao tapos ginagamit pang sarili. Sus, alam mo, nagdadahilan lang yung asawa ko. Baka nangungupit, o umaarte, o baka naman lampa. Hoy, ikaw umayos ka nga. Baka magkasakit talaga yung asawa mo. Sige ka. Tanga ba siya? Bawal, no? Sino na lang bubuhay sa akin pa nagkasakit siya? Bawal siya magkasakit, no? Eh, paano nga kung magkasakit? Hindi ko alam. Basta bawal. Ah, Abby. Pusensya ka na, late ako nakauwi. Hi, busy Monica nga pala, bago kong friend. Ay, hello. Hello, ikaw pala yung asawa ni Angel. Yes, ako. O nga pala, B, bakit nga pala late kang nakauwi? Ah, nakatrabaho kasi, biglang bumalik. Kaya nagulat ako. Yung pala, mahihiram lang ng pera. Mm. Kasi yung katrabaho ko, ayaw maniwala ng asawa niya na binawasan yung sahod namin. At ito pa, sinabi niya sa asawa niya na masama yung pakiramdam niya. Alam mo nangyari, hindi naniwala. Pinagtulakan pa siya na bumalik din sa trabaho. Sabi ba naman huwag daw babalik hanggat hindi kompleto yung sweldo? O di ba si Raulo? Tapos ayun, nangiram sa akin ng pera. Siyempre, pinahiram ko. Paso yun. Nung pagkating ko niya sa akin, kailangan nalang bumagsak. Tapos ayun, sinagod namin sa ospital. Kaya ako nalate. Grabe no, kawawa naman yung katrabaho ko. Sana nalang maging okay pa siya. Tumama kasi yung ulo niya nang bumagsak siya. Grabe, asawa niya. Saan ospital? Sa St. Vinluan. Doon sa ospital sa malapit sa trabaho namin. Sis, alis na ako ha. May asikasoy na akong importante. Ngayon na? Eh, bakit biglaan ata? Oo, ngayon na. Nangyari doon. Dok, kumusta po yung asawa ko? Okay lang po ba siya? Mrs. Reyes, tama? Actually, na-discharge niya yung asawa mo. Pwede ka nang umuwi. Malamang inaantay ka namin sa bahay niya. Talaga po, Dok. Salamat po. Babe? Sana ayos ka lang. Okay lang ako. Salamat sa Diyos at okay ka lang. Bakit? Nag-alala ka ba? Siyempre naman. Weh. Natural. Karelasyon mo ako eh. Diyos ko, salamat sa Diyos at ayos ka lang. Kung may nangyari sa'yo, baka di ko mapatawad yung sarili ko. Ano ka ba? Okay lang ako. Huwag mo akong isipin. Babe? Sorry ah. Saan? Kasi naging masama ako sa'yo. Hindi kita tinuring na maayos, na mas inisip ko yung luho ko kaysa sa'yo. Kaya sana, patawarin mo ako. Siyempre naman, papatawarin kita. Mahal kita eh. Oo, minsan, naisip ko na baka hindi mo ako mahal. Kasi wala kang pakialam sa akin. At nararamdaman ko. Pero sa mga narinig ko, naniniwala ako na kahit konti, mahal mo pa rin ako. Anong konti? Mahal kita? At hindi nagbago yun. Sadyang naging madamot at naging makasarili lang ako. Kaya babe, sana patawarin mo ko. Pangako, magbabago ako at mas ipapakita ko yung pagmamahal ko. Inuulit ko. Sana mapatawad mo pa ako sa mga maling nagawa ko sa'yo. Diyos nga, nagpapatawad. Tao pa kaya? Uulitin ko din. Mahal kita. Kaya papatawarin kita. Babe, okay lang ba? Kuha mo ako ng tubig.
Oo naman. Lahat gagawin ko para sa'yo. Kasi mahal kita.